GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Alamin na po natin ang latest sa Bagyong Ramon mula sa tunay na weather forecaster, ang ekspertong totoo na si Mang Tani. Good afternoon, Mang Tani. Hi, good afternoon, Connie. Mga kapuso, lumalapit ang Bagyong Ramon dyan sa Northern Luzon. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan sa may eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, at dyan sa may Northern Aurora. Asahan pa rin ang malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga nabanggit na lugar. Inalis na po ang iba pang wind signal sa iba pang bahagi ng bansa. Namatay ng pag-asa ang sentro ng bagyo sa layo lamang 460 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. At may taglay itong lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot na ng 90 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos north-northwest. At mga kapuso, sa forecast track ng pag-asa, dahil sa kanyang bagal, bukas, nandiyan pa rin yan sa karagatan, araw ng Linggo, posibleng Linggo ng gabi, tatama yan dito sa may Northern Luzon, tatawid at pupunta dito sa may West Philippine Sea. At mga kapuso, dito sa detalye, makikitang posibleng dito sa may northern tip ng Cagayan, tumama yung sentro ng bagyo, Linggo yan ng gabi, tatawid ng may Apayao, dadaan ng Ilocos Norte, at sa Martes ng umaga ay nandiyan sa may West Philippine Sea. At bukod sa mga lugar na may wind signal, magiging maalon din mga kapuso ang malaking bahagi ng Luzon kahit na walang wind signal dito sa Ilocos Region, Batanes, dyan sa may Babuyan Group of Islands, maging sa Quezon at Pulillo Island hanggang dyan sa may Bicol Region, makakaranas po ng malalakas na alon. Kaya pinapayuhan, huwag munang pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, sa mga susunod na oras, maulang panahon pa rin ang inaasahan dito sa may Cagayan Valley, lalo sa may Cagayan, Isabela, dyan sa may Mountain Province o dyan sa may Cordillera Region. Dyan sa Bicol Region, kahit ibinaba na yung signal, may mga pag-ulan pa rin hanggang dito sa may malaking bahagi ng Visayas, makakaranas ng mga pag-ulan. Maghahapon yan, mga kapuso. At may mga malalakas na ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Bukas, habang lumalapit yung bagyo, maulang panahon pa rin ang inaasahan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, lalo na sa probinsya ng Cagayan, Isabela. Dito sa may Bicol Region, tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan pero nababawasan na yung mas malalakas na ulan. At maging sa Visayas, may mga pag-ulan pero sa Mindanao na hindi apektado ng bagyo, mas malaking bahagi ng Mindanao ang walang ulan. Araw ng Linggo, na kung saan mas malapit na yung bagyo, makikita natin na mas malalakas ang ulan ang patuloy na maranasan dito sa may Cagayan Valley, Aurora, maging sa Quezon, pero yung pong Ilocos at Central Luzon, mababa yung chance ng ulan. At dyan sa Bicol Region, unti-unti mga kapuso, mas mababawasan na yung mga pag-ulang naranasan. Sa Visayas at Mindanao, may mga thunderstorm pa rin, lalong-lalo na pagdating sa hapon. At sa Metro Manila, ngayong weekend, magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan sa ilang bahagi. Mataas ang tsansa mga kapuso, kaya yung mga lalabas ng bahay, siguraduhin yung meron kayong dalang panangga sa ulan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.